Daging daging offerings pumilit tayo dyan. Iapu at dapat na kayo. Ipapatayo ang anakuan, ikiragsak, isenya, itikapya, kanayat, ng tao, ital na, kanayat, iapu Diyos, at ang mga katatayo. Amin. Papalain kami at kahabagan, kami Panginoon iyo kaawain. Upang sa hindi magpapinawa ang iyong kalawaban at ang pagliligtas. Purihin hinawa ng lahat ng tao, purihin kalila sa lahat ng tao. Lord, ay purihin ka ng mga purihin kanila sa lahat ng tao. Magpatuloy nawa iyong pagpapala upang igalak kayong lahat ng bansa. John 14:23-29. Sumagot si Jesus sa kanya, "Kung ang isang tao ay nagmamahal sa akin,
ay kanyang tutuparin ang aking salita. At siya'y mamahalin ng aking ama, at kami lalapit sa kanya, at kami gagawa ng tahanang kasama siya. Ang hindi nagmamahal sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita, at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Ang mga bagay na ito'y sinabi ko sa inyo samantalang ako'y nananatiling kasama pa ninyo. Subalit, ang mag-aaliw, ang Espiritu Santo, na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mapagabag ang inyong puso o matakot man. Narinig ninyong sinabi ko sa inyo, ako ay aalis at babalik ako sa inyo. Kung ako'y inyong minamahal, kayo'y magagala sapagkat ako'y pupunta sa Ama, sapagkat ang Ama ay higit na dakila kaysa akin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo, upang ito'y mangyari, kayo ay maniwala. Tawagin kayo kung mahatid sa uti ako. Thank you.
Muli maraming salamat po ay. Dengay kinantanap niya kanyang version Trust and Faith. Ito po temporary version of Trust and Faith. At ako naman ang dayan, gaman tayo yung internet net connectivity ito. At ito na kita resources, mabalin tayo mo. Tapos tayo yung panangkarara. Imagdanan na ako Diyos, timensahero. Among yung nanay, itireto kong dawan. Ipdamitan ko na ako Diyos, ipilog. Among buray, kalang isang tao. At ang mga makikinig naman sana sa kanya Panginoon na magkaroon sila sapat na pangunawa upang ang kanyang kahinaan nila. At ang sa ganoon ay matugunan ang kanilang ninanais sa kanilang pagkakadalo sa pananabahan ito. Ito ang kanyang panalangin sa iyong tangit at ilang pangalan. Amen. Ti Pasat tinasanto na surat kakabsat ka na ibasa also addressed to me. More particularly in verse 27 of John 14. Kung kahit mong basahan, iti Ilocano a panakay kaparos. Kunana, kapya ti batik ka na kayo. Ibukod ko a kapya ti tetpo ka na kayo. Ngayon saan akas iti panangtad ilubong iti panangtad po kada kayo. Di kay madanagan kan mariribukan. Di kay agbudan. The big words here are na dagito yung sumaganan. Di kay madanagan kan mariribukan. Di kay agbudan. Nagigay, nagigay, natakal ang balikas at dahil yung passage na naiburay ka na tayo niya gawin daway. Apay, naibagak nga also addressed to me nga at naminsan na natakal sa lahat na para kada kayo nang nangro na kanya kaya at damang gawin daway. Kapoy, nagigay, pang nakarintak din yung pagpagada, I did some research about it. Pero kung nakadahan niya nagigay nga symptom nga dayjay nga ipagbaga ay referring to the anxiety disorder kung bakit tayo yung may ikot. Kung kanayin na nalipot yung dinadiscovery nga nagigit yung trabaho ni Nole kung kadalantan talaga nagigit ay indicator nga saan nga nakafocus. Timawag kanya dayjay rignangan talaga nga kan kanayin nga madandanakan kasi ikay dama, ikirabi ay dama na Greenlight nga kung na nabistas dito ko gapoy tiyay nga disorder. Sige po na nga as I deliver this message kita mo na ang pakayaklayan na kat imensahe ng matlangan. But I do believe na para matkar tayo amin na ito. Imabaling nga mang bagbagabag kanya kaya tinuhan ko mang bagbagabag mang istorbohan niya kaya apay na saan kumalaan nga dinilin baka nakayat na ngay bagangan niya kadagiting ang panahon so nga I love so much yung message yung barumi tayo yung share ko patakwan yung feelings ko na yan yung bagbagang anxiety disorder kuna na kaya focus mo din yung ang damay tata. Forget the past. Try to forget about the itagumaan mga lipatin din yung nakasama itinapalabas ka isendrom lang iti panunod mo iti ang dama. For us, kada kami, mga alaga mo, sabi niya, mga ginagawa mo dati at kalimutan mo na. Kung meron kang, sa isip ko ay meron kang hindi nagawa, kay Tito Noli, gawin mo sa mga mahal mo ngayon. Sabi niya, napaka maluha-luha ako noong nabasa ko yun. Kasi, pagkahuli na, yun yung magbabagabag sa isip mo pag may nangyari.
So that, sabi niya, it might happen again. Pagka hindi mo nagawa yan, maaari mangyari muli. Yung nararamdaman mo yun. Sabi niya. Kaya, ang natutunan ko doon ay listen. Try to dig. Yung, kung meron ka pa, meron palang mga problema ganoon, ay tulungan mo siyang i-dig at mag-raise, mag-voice out yung taong yun. Upang sa ganoon ay, at least, meron kang masabi para sa kanya. Pero hindi yung sana nabuhay pa siya muli kung nagawa ko ito. Hindi na yun yung gumugulo sa akin. Kundi ang gumawa, dahil ang alam ko ay may kanya-kanya ng hangganan ang buhay. Ang nangyari lang kasi ay nasa puder ko yung pinapangyarihan. Kahit sana, in my belief, dahil doon sa paniniwala na may kanya-kanya ng hangganan ang buhay, dahil doon sa Ecclesiastes, ay mamamatay pa rin siya kahit wala siya sa puder ko. Pero yung ikinalulungkot ko ay hindi ko narinig yung kanya sa loobin. Kaya, ang napakagandang lesson sa atin ay yung ating mahal sa buhay, kung nararamdaman natin na kailangan niya tayo, help him or her. Tatlo ka yun to dig out yung malukhan niyang kinararamdaman. Yung iniisip ko noon ay hindi ko man lang nagawa yung dapat kong gawin upang isave sana. Pero ngayon ay hindi na yun. Ang iniisip ko ngayon ay yung sobrang niyang pagdurusa nung naandun siya sa kalagayan doon na wala man lang nakinig sa kanya. Kaya ang gumabagabag sa akin, yung message ng verse 27, di kayo madanagan, kayo mariribuka, di kayo abutan, kat pasapol na labanan tayo dito, kinakailangan pagtagumpayan natin ito. Sabi niya sa Tagalog, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaan ibinibigay ng mundo. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Alam niyo, ang takot ay laging nasa isip, sabi nga nila. Kagaya ng kanta ng Asinya tayo, ang takot ay nasa isip lang. Kaya, pilit ko namang i-deny diver. Pilit ko namang mag-isip ng iba para mawala yung takot. Wala yung bigat sa dibdib. Anxiety nga eh, siyempre, nandun yung sakit sa dibdib talaga. Pero andun pa rin. Kasi marahil ay tama yung sinabi nila na hindi natatanggal yung takot doon sa isip. Kung hindi ka na nag-iisip, kung hindi mo iniisip, walang takot. Pero doon pa rin talaga. Mahirap iniwalay yung realidad doon sa pag-iisip. Kung kaya naman nangyayari, hindi ko alam. Hindi ito yung pinag-aralan ko. I'm not in this field. Na intindihin talaga yung psychological situation or condition ng isang tao. Pero as I do some research, ay nakikita ko talaga na kailangan natin itong pagtagumpayan. At manatiling naniniwala sa pangako ng ating Panginoong Diyos. Ano yung sinabi niya? Yung ating gospel reading ay hinati ko sa tatlong parts. As I compromise myself, as I put myself doon sa pagkakaroon ko ng kapayapaan at matanggal yung pangamba, yung takot,
at anumang bumabagabaw sa aking isip. Una ay yung sinabi niya doon sa verses 23 to 24, sabi niya sa Ilocano, 23 to 24. Ti agayat kanya tumpalan nanto daliti sao. Ayatento ti ama, kuno ayatento ni ama, katsyakan ti ama, umay kanto agtalon kanwana. Ti agayat kanya, di na tumpalan daliti sao. Saan ang nagtawag kanya isao, anang nudyo, nudikat nagkapuli ti ama, anang ibangon kanya. It is a responsibility relationship between the Father and Jesus the Christ that signifies obedience. Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Relationship between the Father and the Son. Na kinakailangan kung talagang naandun yung pag-ibig, kinakailangan tumupad. Obedience to His teachings. My Father will love them and my Father and I will come to them and live with them. Patirahin ang Panginoon sa ating mga puso. Yun yung ginagawa ko sa ngayon. Yung sinisikap ko na Siya lamang ang laman ng aking puso. Kaya salamat doon sa pagtugon. Ang decision ko noon ay hindi na ako magpa-participate doon sa retreat kasi nga, iisip ko yung mga gastusin sa ng simbahan for the succeeding days. Itong retreat at yung annual conference. Pero naisip ko kinakailangan ko ito. Kaya kinakailangan yung takot mong participate. Yung mag-divert, kailangan ko siguro iwanan muna panandalian ang community dito. Upang sa ganun ay malayo ako doon sa pag-iisip sa mga ganapang nangyari. And let Jesus the Christ enter sa aking sarili, sa totality of myself. Ganun pala dumarating kung kahit kung gaano pa katibay. Kilala ko kasi yung sarili ko na matibay, matapang na humarap sa mga responsibilidad. Pero dumarating talaga yung pagkakataon sa kahit kanino at kahit sino na siya rin ay makakaramdam. Mararamdaman niya parang siya ay nangangailangan. At ang pinaka-importanteng kakailanganin niya ay ang Panginoon Jesucristo na makinig sa Kanya. Nadamhin ang Kanyang paghahari, nadamhin ang Kanyang presensya so that there must be obedience to His teachings. You must be willing enough, open enough to share your life to others who are in need. Yung pangalawa, the promise of the Holy Spirit. Kunana iti verses 25 and 26. Ibagak daytoy, tadaakpay kada kayo. Ti mamagbagang ay ibauntu ti Ama, iti nagan ko, isu ti Espiritu Santo. Isuro na kayto iti amin na banal, ken iti ipalagip nanto dagiti amin ngayon bagak kada kayo. Dahito yung translation iti Ilocano kat inaramat na dayday balikas ka helper. English ko na kuma. The helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you everything and make you remember all that I have told you. Dayday panakabalin ti Santo Espiritu isu ti umay taknon tulungan na kangat balday di iti agdama ita asasaada. And that is the power of the Holy Spirit yagilid ti Santo Espiritu. Sudo po na nga no at the digit. Digit succession kasi problem, anxiety,
and depression. Problem, condition, anxiety, and then depression. Dayjay, kadaksinan ng mga pasama, intong dumteng kan iti depression. Digi, anxiety kat agasidagdan. Agabay na lang mo na yan. When you cannot overcome anxiety, then you fall into depression. Kadaan yung depression, nag-ringatid. No awan ni Apo Diyos kanka, no awan ti panakabalin ni Santo Espiritu kanka, na mga abrasa, mga arako kanka, then 100% you fall. Matnag ka. Isot ka po na nga, ang kinin natin yung pangakong ibibigay na tutulong sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit upang pagtagumpayan ang mga hamong dumarating sa ating mga buhay. How many times ay natin po na iayos na yan? Pero sa tuwing hawakan ko yung grill, kasi kailangan ng grill yan, malaking pulat na, bigyan ko ano talaga. Yung kapunan, yung ganata, hanggang na ayos. I tried to talk to Sir Santos na iayos niya yung pintuan kasi kumpleto naman na ng gamit. Hanggang ngayon, hindi pa naman siya tumarating. Siguro hindi pa siya nakakairam na yung gagawin niya pagkapatid. I want that the Holy Spirit reign over the whole my being. Para lang sa ganun ay mapagtagumpayan yung pagdako doon sa depression. Malapit na ako doon eh. Alam ko, malapit na ako doon. O ilang gabi lang siguro na hindi maayos yung aking pagtulog ay darating na ako sa depression. Meron kasi akong kaibigan dito sa San Mateo, namatayan din ng kapatid. Jack DJ, ginmaggatang itiagas na nga, inbagalang niya, Doktor, na huwag mo tibig. Reseta, I found it na galing si kawayan ni Mimayan na manakay sa tiyakot ng nagbiro. Ibagang tiniagas, sorry, wala po kami niyan. Kung nadalagtan, gaya, hindi katangang ka, masakto na kay Yellow Peter na Reseta. Babalik tayo yung paimot na pakalmaon na itibagwagi tayo. And that is what I am doing right now. Hindi nga may tableta nga ngayon, pero pakalmaw na ngayon sistema. Upawin na ngayon panagdandanan, panakariribo, kung panagkutkutan. Kadama adrenaline tayo ito. Hindi kaya po mapasama kanya na as much as possible, kung ururayan ngayon normal, natural nga panagkalma itibagin. And that can be a way through the promise of the Holy Spirit. We must claim the promise of the Holy Spirit. And lastly, in verse 27 to 28, wherein I lifted the title of the sermon, na the peace that Jesus gives, digital na ngayon ni Apo Jesus. Kunana itiilokano, 27 to 28. Kapya ti batik kada kayo, ibukod ko a kapya ti ten ko kada kayo, ngan saan akas ipan ng ten ti lubong ipan ng ten ko kada kayo. Di kay madanagan ken maririmukan, di kay agputan. Nang nagyo ti imbagbagak kada kayo, a pumanawak ngam at subliak tumutlaan kada kayo. No inay ayat da agraksak kayo kuma tamapanak iti ama tanatantan ok ti ama ngam siya. This is the ultimate promise. Digital na nga tawag kini Apo Diyos asaan amabalin apataudan kini paayday ti alubong. Only God in Jesus the Christ can give. This is what I live with you.
gamuhan ang kanyang nalaikungay ni Ingles. Ngayon na po lang tayo ng with you. Sa pangit ni Jai, to you. Itinigay with you. Kadwa na tayo. Kadwa kayo. Ngayon tayo, datay lang, siyak lang. Ngayon to with you at the kadwa. Isot ko po na nga, dahil peace, dahil kang na yung kapayapaan ni nanais na na maghari sa atin ng ating Panginoon ay hindi pwedeng pantayan ng kapayapaan, pwedeng ipagkaloob ng salimutan, kundi ito ay tinatawag nilang shalom. The total peace that came from God in Jesus Christ. Napakaganda yung sinabi niya, peace is what I live with you. I live, sabi niya, pero kasama siya with you. It is my own peace, sabi niya. Parang aalis siya, pero iiwanan niya yung kapayapaan sa iyo, sa atin. Parang yung kasiyahan, kahit na aalis yung ating mga mahal sa buhay, kahit na meron siyang pupuntahan kanandalian lamang, yung kanyang presensya ay mananatili sa atin. Yung kanyang diwa ay mananatili sa atin. It is my own peace that I give you. Hindi kapayapaan ibibigay ng sanlibutan, pero ibibigay ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Espiritong Banal. I do not give, sabi niya. I do not give it as the world does, sabi niya. Hindi ko ibibigay ito gaya ng pagkakaloob o pagbibigay ng mundo. Ibig sabihin, yung sinasabi ko ay siya lamang yung merong kakayanang pagkaloob. Kaya ang peace na sinasabi nito ay nakabase doon sa shalom. The total, the holistic peace, the spirit of God's reign in Jesus the Christ in us. Itinagan kay Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Siyempo, iti panakigatan manen, iti biyagal, iti kamay, iti yuagin, panagyaman, panang ikalag mo niyan, tibiyak, ikalukuman, kaya panakaipaay ka ng ikaw sagot, at kapulong at kasali, madalas, per member, per Sunday, at dating makay, ang kain ko yun si Agayas na kaya.
pagyaman kami, Amo Diyos. Manan, kagaliting ka rin. Nahuruna ako si mensahe ni India. Inayat na kami ngayon muna ang Diyos sakbay ni inayat na. Isugga po na may pagunlaan at tulnog kami kadagitipan ng suro. Inkarimpay ako Diyos na ibaon ni Ama ikawan mo di presensya tapon isun tumulong kata kami. Kadagitin amin ang pasaan dari kahit ibigyan. Tapno nagbalik kami kat pagunod ni ako ni Ibuntu. Ikakumaan ni ngarong ako tiagbiyan. Ikinananay at kinatal na. Kinatal na at kalaw ni makaipaay. Kinatal na ako Diyos at si kalaan ti mabalin amang ipaay ka na kami. Saan na mabalin ni ipaay ka na kami dahil ito'y alungo? Isun ka po na magpanuray kami ganda po Diyos. Pagbaligyan nilang yung amin akasasahan yan na mga tanong. Kasikat-ikatwa at dakang ka na kami na kami abay-bay. Ngarot ako at tultuloy ngay kang matalang itibiyan ni Ganda. Si Kati at Turay. Si Kaapo ti mangbagkat kada kami intun dagitibibiyan ni San Min ida akaya abagkakan. Umasidad kami ganka takno nitikas sa matang kami itikinana. Inana ako Diyos at saan ang mabalin ng ipaay dahil tuloy ano po. Isot ka po na nga sumrek ka kadagiti puso ni agturay ka kadagiti puspuso mi katsikalaan ti agbya. Isuro na kanila ako Diyos na agdepende na ang itipagayatan. Aramidan mi dagiti pasod mi na magpanturay kami itipagayatan. Ako naggado dagiti kayat mo na itipay ka na kami. Nawadwad pa'y iti kinamanagayan mo kada kami nga gururay iti masakbay. Isugga po na akadwan na kanyang Diyos na turong iti masakbay. Nabalbalegi mas matagumpay pa ng Panginoon na kinabukasan. Mangyayari lamang ito kung ikaw ang maghahari sa puso ng bawat isa sa atin. Aming iniaalay, Panginoon, ang buhay ng mga anak mong narinig ko ngayon. At gamitin mo, Panginoon, sa kayang sa iyong kagustuhan. Dalangin lamang namin, Panginoon, na habang sila ay iyong ginagamit para sa iyong kaharian, pakinggan mo ang laman ng kanilang mga puso. Tugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan. Ibigay ang wasto na kadunungan, Panginoon, resources, upang sa ganoon, magamit ko nga sila sa IMD, sa kapayanan ng ipinagtagiwala mo sa kanya. Aming isinasama, Panginoon, sa aming mga panalangin, ang aming mga mahal sa buhay, ang kanilang mga plano, Panginoon, alam mo ang mga iyon. Hindi namin dapat pang banggitin ang mga personal naming mga panalangin, Panginoon, dahil alam mo ang mga iyon, ang panalangin namin ay ang kagandahan ng mundo, ng sanlibutan, ng lahat ng mga taong
iyong unang minahan. Kung kaya nga aming ipinagkakatiwala ang lahat-lahat ng ito sa iyong mapagmahal, mapag-ingat na mga kamay. Itinatalangin namin, Panginoon, na anuman ang aming mga plan gawin kasama kasansana namin, ikaw ang pinakapangunahin namin kasama upang may tagumpay sa amin at magkaroon kami nga ng tunay na kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga buhay. Panginoon, ang mga kalalakihan sa lugar na ito, sa local church na ito, Panginoon, dama mo ang kanilang mga pangangailangan. Ang United Methodist men, Panginoon, wala man sila ngayon, alam namin na sila ay nasa iyong mga kapagmahal na mga kapatid. Aming iniaalay, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo, kahit sa paglabas namin mula sa lugar na ito, O Diyos. Alam mo, ang dapat naming paruroonan sa loob na naman ng sanglinggo, samahan mo kami, Panginoon. Kung saan man kami ay naandun, ipinangako mo na naandun ka rin. Kung kaya aasa kami na ang aming mga mararating sa loob na naman ng sanglinggong ito'y kasama ka namin at magkakaroon kami ng tagumpay, anuman ang inanais namin ito. Lalong-lalo na, Panginoon, ang gaganapin ng mga manggagawa dito sa distritong ito. Samahan mo nga kami, Diyos. Gabayan ang mga mamumuno at nang sa ganoong matugunan ang layunin ng gawain ito ng mga manggagawang iyong iba sa distritong ito. Alam mo ang laman, Panginoon, ng puso ng bawat isa sa amin. Kung kaya nga amin itong ipinagkakatiwala ang buong puso din sa iyo. Dahil alam namin na higit ang iyong pagmamahal, ganap ang iyong mga plano para sa amin. At yan ang paniniwalaan at tatanggapin namin, Panginoon. Ang aming mga kahinaan, O Diyos, patawarin mo kami. Bigyan mo kami ng sapat na kakayanan upang sa ganoon ay mapagtagumpayan na naman namin, Panginoon, ang sanglinggo na ibibigay mo sa amin. Ito ang aming mga panalangin sa iyong tangi at takilang pangalan. Amen. Tumakbo tayo ng mga katatao sa iyong maubingistan sa iyong pangalan. Intay mga rod, mamitsan tayo, ako yugin na tayo kumaan, di pamendisyon, di Diyos Ama, aman nakabalin amin, di ayat na mabawin, kini ako tayo nga Yesu Kristo, di panangkagkagwa, panangandingay, panangliliwakan, pamabilag, di Santo Espiritu, agnaod, kumaka na tayo, itap, nangitiyan na nayo, gawan, patinggan. Amen.